So yo, what's up guys? Sandio time lead sa JG Paradise. So ngayong araw at yung sinabi ko nakaraan yung umulan, hindi ko kasi napakita sa inyo na maayos yung update dun sa 1000 try natin. Kaso hindi ko na sila mapapakita lahat kasi yung iba dun is nabili na, nakuha na ng mga reseller, then nakuha na ng mga keeper. So ilan na lang yung mapapakita ko sa inyo dito, pero marami-rami pa naman to. So yun yung ano natin ngayon, topic natin. Then yung laki sa Magna Dab niya versus laki sa BBS. So i-reveal natin to, yung mga sikreto ng ibang breeder. So malalaman nyo na kung ano yung the best talaga na live food. Then namili ako ng tatlong sa tatlong question and answer natin na sasagutin ko, para hindi masyadong umaba yung oras natin sa video. So mag-umpisa na tayo. Pero bago tayo magsimula dun sa topic natin, sa pagpapakita ko ng mga pray ko na lumaki na, so i-shoutout ko muna pala yung nakadeal ko nakaraan sa Cavite. So si Orlando Saria, yon, shoutout sa iyo master. Pumunta ako nakaraan nung Sabado ng ano, pumunta ako sa Cavite din, nakita kami. So kumuha siya ng mga ilan na gapi ko. So sa mga gustong mag-keep dyan sa bandang Cavite, sa taga Imus siya. So ito yung Facebook account niya, pwede nyo siyang i-PM. So meron ako mga isda na dinala sa kanya na pwede nyo mabili sa kanya. So kayo na bahala mag-usap dun sa presyo. Kasi syempre siya na yung magpe-presyo nun, di na ako. So pero mura lang yan for sure kasi mabait talaga si Master. So kaya lang mas madali, mas mabilis kami nakapag-deal. Then punta na tayo dun sa topic natin na update natin sa mga pray natin, para makita nyo natin na punta natin yung magdadap niya versus BBS, kung sino talaga yung ano, sino yung dabi sa pagkain. So makikita nyo yung pinakaiba nila. So malalaman nyo na kung ano, kung saan ba talaga laki yung mga isda nila, kung bakit ganun kalaki. So malalaman nyo na na pinipake news nila kayo. So ayun guys, punta na tayo dun sa aquarium ko. So guys, ito yung mga fry ko, no, yung nasa episode natin na 1000 fry. So malalaki na sila ngayon. Ayan, platinum red tail, tapos ABT. Yan, ito hindi ko na iniwala yung mga female kasi ang kailangan ko lang dito yung male, kasi dun sa kabilang batch nila is maraming female. So dun na lang ako kukuha. Then ito yung HP red rose tail, tapos metal yellow grass. Ayan. Tapos nandito yung blue grass. Medyo madilim kasi yung tubig nila dito. So hindi. So dito may lalaki pa kasi nag late bloom siya. So mamaya tatanggalin ko yung lalaki na yun. Ayan. Tapos ito yung ABT na anak ng kal. So wala naman kal na anak. Yun. Kung nakikita nyo. Then ayun yung isa, yung albino full gold. Then metal snake skin black tail. Natin. So ayan. Hindi ko pa gender, mamaya mag-gender na ako. Nag-ayos pa lang kasi ako ngayon eh. So papakita ko pa yung iba ng mga naglakihan na dito. Ito yung isa sa mga pray na yun. Ito yung project ko na YKC. So nakakuha na ako ng kailangan ko sa kanila. Kaya ayan, sinama ko na lang yung mga babae. Kasi yung mga lalaki dyan is reject na. Kasi may red wash. Itong YKC na to is gawa ko lang. Hindi ako bumili na strain ng YKC. Gawa ko lang to. Galing siya sa strain ng metal yellow grass. Then nag-cross ako sa silver blue lace. Then yan ang lumabas, yung YKC. Then ini-stable ko na ngayon yung line ng YKC ko rito, para meron na akong sariling YKC. Then papakita ko sa inyo yung blue, yung anak ng blue dragon nakakross sa red dragon. So ito yung kinalabasan ng anak nila.
So ito yun guys, may isang lalaki na nagkulay blue, so yun yung kailangan ko. Then yung mga nag-red dito na lalaki, na babae, isa sa baka i-cult ko na lang sila kasi hindi yan stable. So mag-aanak ng blue yan, mag-aanak ng red. Kaso pag nag-anak ng blue yan, hindi stable yun. Baka pag lumaki yung blue na yun, magkaroon siya ng red wash. So nakakahiya lang na ibenta, kaya ilalagay ko siya sa mga kal. Ang edad pala nito is 25 days old. So papakita ko na sa inyo yung update natin sa laki sa Magna Dap niya versus sa laki sa Baby Brine Shrimp. So papakita ko sa inyo kung saan ko sila uhulihin para makita nyo. So guys, dito natin uhulihin yung try ng Tiger King Yellow. Ito yung pinalaki ko sa Magna Dap niya. So hindi ko to hinuhulugan ng BBS. Laging kinakaya lang nito is Magna Dap niya, then Wachupong. So makikita nyo na kung ano yung difference ng laki nila. Same age lang to, parehas 1 month. Uy. So medyo mailap eh. Then hulihan natin ng babae. So ang kasama niyang babae dito is apat na malalaki na. Ay, isa para trio. So doon naman tayo manghuli dun sa laki sa BBS. Winater change ko pala to para makita nyo. Nag 100% ako sa kanila. Para lang makita nyo na maayos. Kasi ang tubig nito kanina is kulay green. So nakakat yung video natin. Meron kasi tumawag yung ate ko. Kaya nakat. So ito yung babae. Huli naman tayo ng babae. Tahuli ko na yung sample natin. Then may papakita pa pala ako sa inyo. Ito pa pala yung try na kasama nung 1000 try natin. So ayun na sila ngayon. Ayan, malalaki na sila ngayon. Then ito pa yung project ko. Isa kasi yung project ko dun sa mga yon. So hindi ko pa alam tawag dito eh. Then hindi ko muna din ilalabas kung ano yung ginamit ko dito. Ayan. Gagawa ako ng tuxedo red na koi. So sana magtagumpay. Marami akong project dito. Pagka nagtagumpay ako, papakita ko sa inyo lahat. So paano natin yung pinagkaibahan ng laki sa DAP niya tsaka sa laki sa BBS. So tara, puntaan na natin ang ating pwesto. So guys, kung nakita nyo, ito yung pinuha ko sa pond ng mga dap niya ko. Kaso wala nang dap niya dyan, naubos na kasi nila. So sila yung lumaki sa Magna Dap niya at saka Wachupong. So binigyan ko sila ng BBS para gumalaw kasi sumusulok eh, natatakot kasi nga nasanay sila sa dun sa styro. So di sila sanay na nakalagay sa aquarium kaya sumusulok sila. Hindi gaya ng itong kabila. Ayan, nasanay kasi sa may aquarium to eh. So
Kung naalala nyo, ito yung hinuli ko dun sa laki sa BBS tsaka Wachupong. So, sila yan. So, ang edad nila is 1 month sakto. Yun. Makikita nyo yung difference. Ang laki. Diba? Sobrang laki ng lalaki na to. Tsaka mga babae. Ito yung lumaki sa Magna Dap niya. Then, ito yung lumaki sa BBS. So, makikita nyo yung pinagkaibahan nila. Diba? Sobrang bilis makapagpalaki ng BBS, ng Magna Dap niya. Then, di lang mabilis magpalaki. Ano, ang laki talaga ng katawan nito eh. Kung i-compare natin dito sa laki sa BBS. So, yan yung dahilan ko kung bakit pinipilit ko na mapadami ko yung Magna Dap niya ko. Yan. Ito yung mga hindi binubulgar ng mga ibang gumagamit ng Magna Dap niya. Yun. Nagsasabi pa sila laki sa gantong feeds, laki sa ganyang feeds. Pero, pagpunta kayo sa backyard nila, malalaman nyo yung totoo. Yun. Yan yung sinikreto nila, yung Magna Dap niya. Pero malalaman nyo, nagbebenta sila ng feeds tsaka ng BBS, pero Magna Dap nyo pala pinapakain nila, diba? So, yun yung natin, yung Magna Dap nyo versus BBS. Diba? Laki ng babae tsaka ng lalaki, compare dito. Same age lang yan. Ang nanay nila yung nasa isang vlog ko na tatlong babae, yun. So, nung time kasi na yun, dalawang babae lang nanganak, yung isang babae hindi nanganak. Ewan ko, baka nanganak yun o nakain lang nila. Pakita ko sa inyo yung nanay nila mamaya. Tsaka yung nanay nito. So, tara, tingnan natin yung mga nanay nila. So, ito yung breeder ko nun, yun. Ito nanay nung isa, yung laki sa Magna. Then ito yun sa dun sa laki sa BBS. Yan, yung babae na yan. So ito yung hindi nanganak noon, pero ngayon nanganak siya. Yun, ang anak niya ngayon maliliit pa, nandun pa sa nilagay ko sa kabilang aquarium. So unang anak niya yun, itong dalawa, nakapangalawang anak na sila. So then papakita ko sa inyo ng anak na yung yung dumbo weight ko. Kasi na-cut yung line ko na ito, na-cut eh. So hinabol ko lang ulit maparami. So ito yung dumbo weight ko. Ayun yung mga anak. Yun. Ang dumbo weight hindi kumakain ng anak yan. Pero pag nagutom sigurado kakain ng anak yan. So, ayun yung update natin sa mga prey ko din na ano ang mas magandang ipakain na live foods, Magna Dap niya or BBS. So, ayun guys, punta na tayo, shoutout na tayo. Ayun guys, napakita ko sa inyo yung Magna Dap niya versus Baby Brine Shrimp. So, nakikita nyo ang laki ng difference niya. Sobrang laki talaga kasi yung 1 month old na isa sobrang laki. Pero meron kasi mga breeder talaga na nagsisikreto na Magna Dap niya talaga yung ginagamit nila pero hindi nila sinasabi. So ayan, nakita nyo yung difference, 1 month old na sobrang laki na ng lalaki. Then yung kabila na laki sa Baby Brine Shrimp, sobrang liit. So hindi ko naman sisiraan ang mga Baby Brine Shrimp kasi gumagamit din ako niyan. So yun, sa experience ko kasi nung first time kong gumamit ng Magna Dap niya is nakita ko talaga yung pinagkaiba nila. So ngayon pinapadami ko yung Magna Dap niya rito is para yun na yung magamit ko kasi sobrang laki talaga ng pinagkaiba nila. Kasi sa Magna Dap niya kasi nung sa isang vlog natin tinabi ko dun yung mga benefits na nakakuha ng gapi natin pag Magna Dap niya yung kinakain nila. So lamang doon yung Magna Dap niya kaysa sa Baby Brine Shrimp. So ayun, nakita nyo na yung pinakaiba nila. So pupunta na tayo sa question and answer natin para hindi ako abutan ng ulan kasi may bagyo eh. Doon sa mga lagi nasa labas, mag-iingat. So first question natin kay Roger Ramos. Yun, namatay po yung female ko sa kakasundot ng male ko.
'yun, hindi namatay yung female mo, kakasundot ng male mo. Baka yung female mo is meron ng sakit din na sinahabol pa rin siya ng lalaki. So na-stress siya. So kaya siya namatay. Yung pagsundot kasi ng male, hindi nakakamatay 'yan. Kahit na sobrang dami ng lalaki at isang female lang, hindi mamamatay 'yan kasi meron ako dito yung mga nasa community ko. Sobrang daming lalaki noon, then isa lang yung female na kasama nila. So hindi naman sila namamatay, hindi naman na-stress. Siguro yung gapi mo, kung malapit na siyang manganak, sinusundot pa rin siya ng lalaki, then nahirapan siyang ilabas yung mga pride. So na-stress na siya, then namatay. Baka yun yung kinamatay niya, yung pagiging stress. Doon sa paghawal kasi ng lalaki, hindi naman nakakamatay yun. Yan yung sagot ko sa iyo, Roger Ramos. Then dito tayo kay Walfrando Alejandro. Yun, ang daming tanong nito na nung sinulat ko, sobrang dami yung tanong. So ito yung tanong niya, ano po itsura ng kalnang tuxedo ko? So mga kalnang, ang mga pagkakal kasi, magbe-base tayo sa itsura ng parents nila dun sa strain. So for example, yung parents nila dahil tuxedo ko yan, merong red cap yan. Yung red cap, yung kulay pula na nasa ulo nila. So pagka naganak sila nang walang ganoon, nagto-throwback sila doon sa pinanggalingan nilang strain. So hindi mo siya pwedeng tawagin na HB red kasi yung iba kasi nakapagpanak ng walang red cap. So binabaksak nila yung quality sa HB red. So binebenta nila half black red. Pero hindi mo pa rin pwedeng palitan yung pangalan niya kahit nakamukha siya ng HB red kasi anak siya ng Tuxedo Koi. So Tuxedo Koi pa rin siya pero kal siya or low quality. Then pagka pinanak mo kasi yung kal na yun, naganak siya, maanganak pa rin siya ng pure strain ng Tuxedo Koi. So hindi siya pwedeng palitan ng pangalan kahit sabihin mo na HB, kamukha siya ng HB red. Hindi mo siya pwedeng tawagin HB red. Tuxedo Koi pa rin siya kasi yung pa rin yung genes na dala niya. So ngayon kung gusto mo siyang gawing HB red, i-project mo siya, i-cross mo siya sa bumili ka ng female ng HB red or male ng HB red, then doon mo siya ipare. So matagal na proseso yon kasi i-stable mo yung line na yun, aabot ka ng ilang generation bago mo may stable yon, bago siya maging HB red. So yun yung itsura ng kala, walang red cap, then minsan nagkakaroon sila ng pattern sa buntot. So yun yung kal ng Tuxedo Koi. So yung sagot ko sa iyo, Alejandro. Then dito tayo sa yun ni Kim Lloyd Lumangkag. Yun, gaano po dapat kalaki yung 3 MB, yun 3 months below? So ito yung question niya. Yun, para sa akin yung size na 3 months below is 2 inches. So pwede pang mas mababa, depende kasi yun sa pag-aalaga natin kasi hindi naman tayo pantay-pantay ng pag-aalaga sa gapi. So yung sa akin, minsan umabot sila ng 1.5, minsan 2 inches, depende sa strain. So sa female kasi kadalasan yan na talaga yung size sila sa loob ng 3 buwan. So ang female kasi mas malaki talaga yan kaysa sa lalaki. So depende naman yan sa iyo kung wala talaga tayong susundin na size dyan pag nag-aalaga lang tayo. Pero pagka sasali tayo sa show, merong may standard na size sila sa 3 months below. So kung sasali ka sa show, yun lang, kukunin mo yung size ng standard nila, then tsaka ka maghahanap ng pwede mong isali dun sa community mo. Kasi kung hahanap ka muna ng isasali mo sa community mo, then nag-show na, then yung size na kailangan nila ganito, ganyan, pero yung nakuha mong pang show is hindi na qualified sa pagiging 3 months. Kahit nasabi natin 3 months siya, pero kung size niya is pang 4 months na, hindi na siya pwedeng isahal sa 3 months. So kaya kailangan na alamin muna natin, sasalihan natin. Kaya yung ibang nagpapa-show, nagbibigay yan ng maagang, nagpo-post sila ng maaga para sa susunod na isang buwan, para makapaghanda ka, para mapaghanda mo yung size na kailangan nila. Kasi hindi tayo pwede sumali ng 3 months below kung hindi ka makapaghanda. Kasi kailangan may nakaready ka dyan na pang 3 months talaga. Kasi yung iba, 3 months na siya pero yung size niya pang 4 months old na. Meron man 4 months old pero yung size niya pang 3 months. So
yung mga 4 months old na yun, ang laki ng nilalamang nun sa show. Kasi hindi naman alam ng judge lahat yun na kung totoo ba talaga 3 months pa lang yun. Pero ang ganda na ng kulay niya, full grown na yung pattern niya, yung cadwal niya, ang ganda, sobrang laki na. So, pagka ang judge natin is maan talaga mabusisi, minsan didig yun nila or inaangat nila sa matasak at nasa inangat nila sa adult. So pagka ang 3 months below inangat sa adult, laki ng chance mo natalo ka kasi ang lalaki ng kalaban mo dun, lugi-lugi ka pagdating sa mga pag nag-judge sila. So yun yung size nila, para sa akin 1.5 to 2 inches. So ayun yung sagot ko sa iyo, Kim Lloyd Kumangkag. Yun, sana meron kayo natutunan din sa tatlong tanong na to. So ayun, di ko na rin patatagalin kasi ulan na din, nakat din kasi yung ano natin kasi may dumating, may bisita. So ayun, nagkaroon tayo ng cut. So tatapusin ko na yung ano natin, yung episode natin ngayon, kaya mag-shoutout na tayo. So ito yung mga nagpapa-shoutout. Bago pala ang lahat, shoutout kay Van TV. Yun, meron siyang bagong content, bibisit daw siya sa mga Gapi Farm. So ayun, sa mga gusto magpa-visit kay Van TV, message nyo lang yung Facebook niya. Ito yung Facebook ni Van TV. So ayan, ito rin yung ano niya, yung YouTube niya, yung Van TV. So shoutout pala kay Grey Worm, doon kay Carl Joseph, kay Wilson Gapi TV. Yun, shoutout sa'yo. Then shoutout kay Renato Domingo, kay Darius na Puente, kay Kurt Hub Aquatics. Yun, shoutout sa Aquatics, kay Kurt Hub. Then shoutout kay Cubs Pampampanga, kay Roger Ramos. Then shoutout kay Emily Bonipe. Then kay Boy Lamok. Yun, ang astig ng pangalan mo, Boy Lamok. Then shoutout sa Panty Gapi and Aquaholic Aqua Shop ng Pasay City. Then shoutout kay Jared Adrian Rivera, kay Kirby Lanza from Owak. Then shoutout kay Christian Despi, kay Jay, ay kay Jag Jamili, kay Lighthouse Marine Time Channel. Yun, shoutout sa iyo, Lighthouse Marine Time Channel. Then shoutout kay Raymar Elena and kay Kobebotsky of Mamba Gapi Cebu. Yun, shoutout sa inyo. Then shoutout kay Ka Eddie Boy Inarin, kay James Lionel sa Lionel Tagapulot. Yun, shoutout sa iyo. Then ayun yung nagpapa-shoutout. Maraming salamat sa support nyo. Yun, wala akong pinagsisihan sa pag-support ko sa mga newbie. Yun, tapos ko na, kaya magbabalik ang JG Paradise. Bye-bye.